Komite sa Senado nahahawak sa Maharlika Investment Fund Bill na pili na ng mga senador. Pero bago makapagdesisyon, mga senador, nagdebate muna. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, napagtalunan nga kaagad sa Senado kung saan na komite tatalakayin ang Maharlika Investment Fund Bill. At kagaya naman na nakagawian, nagwagi o nanaig pa rin ang majority block. Hindi pa man nagsisimula ang talakayan sa mismong Maharlika Investment Fund Bill, nagtalo na agad ang mga senador hinggil kung saan ire-refer na komite ang panukalang batas. Sa proseso kasi ng pagsasagawa ng batas, tinatalakay sa committee level ang isang panukala bago ito pagdebatihan sa plenaryo. Paliwanag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, tingin niya ay dapat ang Committee on Government Corporations and Public Enterprises ang hahawak sa panukala na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Would be our Committee on Government Corporations and Public Enterprises because undoubtedly, the two bills create a GOCC. But it does not create a bank. It is not about currency. But is it about the third subject matter of financial institution under the committee that we referred it to? Hindi po. Pero paliwanag ni Senate President Juan Miguel Zubiri, sa Kamara sa Committee on Banks and Financial Institutions din, tinalakay ang counterpart bill nito. Paliwanag ni Zubiri, mas bagay ito sa Committee on Banks and Financial Institutions dahil sa pagbuo ng isang funding source. Government corporations are more or less, if we're going to set up a new GOCC, a government-owned and controlled corporation, and create a charter. We're not creating a charter, I believe, in this Maharlika Wealth Fund. We are not bound by the actions of the House, di ba? They can, actually, meron po akong committee on trade ako, ang counterpart ko na chairman, ibang committee. So, I don't think that is that should bind us. And then, number two, actually, we are creating the Maharlika Investment Corporation to manage the fund. In this case, Mr. President, there is no government corporation in existence that which would handle the Maharlika Investment Funds. No amendments to a government corporation in existence would be under the jurisdiction of the committee. But if it's a bill, a measure which creates a government corporation, where will it be referred to? Of course, to this committee. I would see your argument, Your Honor, Minority Floor Leader, if the primordial concern was creating the corporation and then later on under its subsections, sourcing of funds and what to do with the funds. But no, the bill as it is the creation of the wealth fund. Sinubukang isulong ng minorya ang punto ni Pimentel, pero hindi ito pinabura ng mayorya ng Senado kung saan 19 ang tumutol. Nag-abstain naman sa botohan si Senator Pia Cayetano na kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano. Eh, wala naman ho siyang binilin sa akin. So I don't know kung magagalit siya na dadagdagan ko yung trabaho niya or I don't know kung magagalit siya na hindi ko nilagay sa kanya. Sa ngayon, ang komite ni Senator Mark Villar na Committee on Banks and Financial Institutions and Currencies ang tatalakay sa bill. Samantala, Angelique, sa iba pang update sa Senado, personal na nagpaabot ng paikiramay si Senator Aimee Marcos sa pamilya ni Jubilee Ranara, ang Pinay OFW na pinaslang sa Kuwait. Personal na nakadaupang palad ng senadora ang pamilya ni Jubilee. At makakaasaan niyang pamilya nito, lalo na ang mga iniwang anak ni Jubilee, na gagawin ng senadora ang lahat ng kanyang makaya para makamit ang hustisya para sa kanila. Angelique? Okay, balikan lang natin yung Maharlika Investment Fund. So in short, hindi pa talaga natatalakay yung mga detalye ng panukalang batas na ito dahil yung komite pa lamang ang pinag-usapan at pinagdebatehan sa hearing kanina. Yes, tama ka dyan, Angelique. Hindi pa nga natatalakay sa committee level yung Maharlika Investment Fund. At kagabi ay nirefer pa lamang ng mga senador kung saang komite tatalakayin itong panukala. Alright, maraming salamat, Daniel Manalastas.